Pero guys, kumakas yung meron pinanggang laki. Sumasabay. And the next, kiss me in the morning. Kiss me in the morning. What's up, mga kababayots? Welcome back to my channel! Yan. So, nagpapasalamat nga pala ako doon sa 26 subscribers ko. Balang araw, dati yung panahon magiging 27 din. Anyway, kasi kailangan mo naman ipagpasalamat lahat ng bagay, maliit man o malaki. So, kailangan natin pagpasalamat yun para mas madagdagan. So guys, for today's video, I'm gonna teach you how to put makeup step by step by step. Wow, English. Oh my God! Anyway, ito yun guys. Turo ko sa inyo kasi marami kasi nagtatanong sa akin, paano ba daw mag-makeup? Ano ba dapat yung gamitin? Ano ba dapat yung umpisahan? So, sinasagot ko naman na matino. Depende kasi yun. Depende kasi yon kung may lagay. Charles! So, ito na nga. Ito lang yung ginagamit kong makeup kapag nagme-makeup ako sa client ko. Pero depende yon kung small event lang or big event. Pero guys, kung small event lang, usually hindi nadala ko lang ring light. Hindi na ako nagdadala ng telescopic chair. Hindi rin ako nadala ng vanity mirror. Kasi si ring light, which is nagbibigay siya ng liwanag. So, mas maganda siya. Mas maganda tingnan yung makeup and then mas nakikita mo yung detail ang ginagawa mo. Then syempre, papaganda rin siya ng picture ng client pag ilalagay mo sa mga page mo, ganun. And then, ring light and small pouch lang. Yan, ito lang hindi nadala ko. Parang hindi naman small. So, kompleto na to. Andito na lahat ng makeup na, yan. Andito na lahat ng makeup na ginagamit. So guys, umpisa na natin. Unang-una dyan, kailangan natin mag-prep ng skin ni client or ng sarili mo para mas maganda yung lapat ng makeup, ng foundation. So ang ginagamit ko, itong Nivea Micellar. Yan. So 0% alcohol siya para hindi siya mahapde kapag nilalagay sa skin ni client. Or sa skin mo, hindi siya mahapde. And then gagamitan ko lang siya ng cotton pads. Kung wala naman kayong toner guys, pwede naman kayo gumamit ng wipes. So, ang ginagamit ko, itong Nivea, ayan, cleansing wipes. So, ang kagandahan lang kasi nito, meron na rin siyang moisturizer. Next, itong MAC Prep and Prime. So, ginagamit ko siya as a moisturizer, pero kasi yung iba, ginagamit to as a primer. So, kahit hindi ka na daw mag-primer, pwede na daw siya kasi maganda naman siya kapag nilapatan na ng foundation. Kasi kung gagamitin mo siya as a primer, kailangan mo siyang patuyuin muna sa skin mo. Next, primer. So, ginagamit ko itong primer para mas maganda yung lapat ng foundation. Kasi may mga primer na parang paste, parang pandikit. So, hindi kasi opanatic nun. Kasi, based on my study, yung primer na makatulad nun, kapag nilagay mo, parang pag naglagay ka ng foundation, then gumamit ka ng basa beauty blender. Parang nagbabakbakbakbak din siya. So, ang pangit tignan. So, kaya ang ginagamit ko, yung ganitong ano, primer. So, itong primer from Maybelline. Yan. Master Prime. So, ito lang siya, guys. Ayan, parang cream lang siya. Ayan. So, hindi siya parang paste, parang cream. And then, next na ginagamit ko, correctors. So, ito si correctors. Iba't iba kulay nito. So, meron mga kulay purple, yellow, and then itong green, orange. Pero ito, usually, ito lang ginagamit ko dalawa. Orange and green. So, para saan ba si orange? So, si orange, para siya sa mga dark area like eye bag, then yung mga malesma ba yun? Yung mga peklat na, yung parang mga pekas na malalaki. Then, ito naman si green, para siya sa mga redness. So, siya yung magkocover ng mga redness mo, mga pimples na malalaki, makocover niya yung pagkapula. So, maganda na yung lapat ng foundation kapag gumamit ka ng correct. And the next, foundation. So, mawawala ba naman ang foundation? Foundation lang sapat na. So, ito foundation ko ginagamit ko, full coverage from Maybelline.
Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundation. So, ang shade ko dito is 220 kasi hindi naman ako ganun ka-acidic. So, ayan siya. Ayan. Pero kagandahan kasi dito, tumatagal siya sa face mo, lalo na pagka maganda yung pagka-prep mo. So, maganda siya. Full coverage. And then, pwede mo siyang gamitan ng brush, pwede rin ng beauty blender. So, kung gusto mong manipis lang yung pag-alagay, gumamit ka ng beauty blender na wet. And then, kung gusto mo naman yung talaga makakover yung lahat, gumamit ka ng brush. So, ito siya, maganda siya. Next, concealer. So, ayan, concealer. So, ang ginagamit ko itong Instant Age Rewind ng Maybelline New York. So, ito, ang kaganda lang sa concealer kasi, pwede mo siyang gamitin as a highlighter. And then, ito kasi pang cover ng mga blemishes, darkening area. So, yun talaga yung gamit ng concealer. Pero kasi, ginagamit to use ng mga makeup artist para lang sa highlights. Next, mawawala ba naman ang baking soda? So, baking powder or loose powder. So, ang kagandahan kasi, kapag nagbe-bake ka, so, para mas tumatagal yung foundation and then, mas tumatagal yung makeup kapag nagbe-bake ka ng face. So, ito rin kasi yung usually sumasalo ng mga kalat ng eyeshadow, kapag may nalalaglag na eyeshadow, siya rin. Then, ibabrush na. Then, huwag kayo matakot mag-bake. Kasi, pag nagbe-bake ka, ayun yung susi ng magandang buhay. Next, kilay. Because kilay is life. So, ito yung ginagamit ko from LA Girl, dark brown gel liner nila. So, medyo paunti na rin kasi like ko siyang ginagamit kaysa doon sa mga ibang shade na. Meron akong brown, black. Pero mas gusto ko to kasi parang pang ano siya, pang kalahatan. Morena man, maputi, pwede siya. And then, ginagamitan ko rin siya ng pool brows. Itong pool brows. Ayan, so ito yung organic brow soap with castor oil. So, nakakapagpakapal din siya ng kilay. So, ito yung nasa loob niya. Ayan, para nga siyang soap, para siyang sabon. Kagandahan kasi dito, kapag gumagamit ka ng, ano, ng brow soap, parang mas na-highlight yung strands ng buhok mo sa kilay. So, mas maganda siya tingnan. And then, gumagamit din ako nitong concealer from LA Girl. Kagandahan kasi dito, may brush na siya. So, kung nilinisin mo yung kilay mo, mas madali lang. Ibe-blend mo na ang daliri mo ay ng brush. So, yun, pak na. Then, next, ang ginagamit ko, guys. Kung may primer sa face, meron din tayong primer na ginagamit para sa eyeshadow. So, ang gamit ko ay itong MAC. Itong Breaking Ground Cream Color Base. So, color base siya para sa eyeshadow. Pero, ginagamit ko siya as a primer. So, ito galing to kay Sir Terence. Sir Terence, back na man. And then, next, ginagamit ko eyeshadow. So, itong eyeshadow from BYS Peach. So, ayan. So, ang kagandahan kasi dito. Hala, sira. Nasira na siya. Oh, no! Ayan. So, ang kagandahan dito, pwede siya sa fresh look lang, fresh makeup. And then, pwede siya sa wedding. Pwede rin siya pang smoky eyes, itong brown. So, andito na lahat yung pwede pang daylight makeup. The next eyeshadow is eyeliner. So, ang ginagamit ko eyeliner, itong Detail Liquid Eyeliner. So, from Detail Makeover siya. So, ang kagandahan kasi dito sa Detail Makeover na eyeliner, ilang segundo lang, wala pang 1 minute, tuyo na siya. Hindi mo kailangan papikitin si client or hindi mo kailangan pumikit ng pagkatagal-tagal. Diyos ko, baka alisan ka na. And then next, naglalagay ako ng lashes. Taiwan Lashes. And then, ang code nito is, ano bang code nito? F1. Ito kasing F1, medyo makapal siya, very natural. So, maganda siya kapag mga simple event, kapag wedding guest, ayan, debut, ginagamit ko rin siya. Hindi siya ganun kakapal, maganda siya. And then, ginagamit kong glue, itong Bia Glue. Ingat lang sa paggamit nito kasi masyado siyang madikit. Kailangan malinis yung pagalagay mo dun sa lashes kasi minsan kasi kapag nagtanggal na si client o kapag nagtanggal ka na ng lashes, may natitira pa, nagmumukha siyang muta. So, ang pangit naman tignan. And the next, eyeliner. So, itong dalawang color yung ginagamit ko. White and black.
So itong black from Niche daw, and then from BYS tong white, yung kay Nadine Lustre, Lustrus. So kasi dalawa siya, kaya ginagamit kasi tong white para dun sa mga chinita na client, or kunwari chinita ka, so gamitin mo tong white dito sa waterline mo para magmuang malaki yung mata mo, and mas maganda tignan sa camera, which is eto rin naman black. So ito naman para sa mga normal eyes, sa malalaking mata, sa mga malalaking mata, para magmukha naman siyang magmukha siyang maliit sa camera, sa picture. And the next, pagkatanggal mo na ng baking mo, so pagkatanggal mo ng brush, ang ginagamit ko na itong foundation. So nilagay ko na siya sa sa magnetic palette, so para hindi na ako mahirapan. FS itong mga powder foundation na gamit ko. Itong shade na to, ayan, ba shade dito si Organic, and then ito yata yung si Abaca. Nakalimutan ko na yung shade dito, basta yung pinaka dark na shade. And then itong sa part na to, mga highlighter na yan. So ayan, iba't ibang uri ng highlighter, yung pwede sa maputi, pwede sa morena, ayan, magkakasama na siya, pero hindi yan yung ginagamit ko highlighter. And the next, ang sikreto ng mga makeup artist, contour. So ito yung gamit kong contour, Pro Contour Profusion. So ito na siya, para siyang dupe siya ng, basta may dupe nito, yung mamahaling brand, Catbon, ayun. So dupe siya nito, and then meron na siya mga para sa highlights, pwede rin siyang pang powder, and then meron na siya tatlong klase ng contour ng bronzer. So ito yung medyo light na sa gitna, and then sunod yung nandito sa medyo sunod sa light. Tama ba? So ito yung pinaka dark, pero usually yung ginagamit kong pang contour itong pinaka dark, and then ito yung pinaka light pang nose line. Sandahan lang kasi kapag nag-contour ka, madadaya mo yung shape ng face ni client. So pwedeng palitan, pwedeng palakihin. So ayun yung gamit ng contour. And then next, blush. So ito rin yung isa sa mga gusto kong blush. Itong Morphe 8W. So War Master. Nabili ko lang siya online from US. And then, yan. So gamit na gamit ko na siya. Actually, favorito ba? Paborito ko siya kasi medyo light lang siya. Ang ginagamit ko usually dyan, itong shade na to. Ayan. So, pang-fresh look lang siya. Pwede rin siya sa wedding. And then, pag-pageant naman, itong ginagamit ko, provocative. Ayan, provocative. Ayan, shade na yan. So, marami na siyang shades. And then, may mga highlighter na rin siyang kasama. Medyo pricey lang to, guys. Pero, marami na mas mura na mga palette na blush sa drugstore, sa Watson. Marami naman kayo makikita. And then next, mawala ba naman si Aling Highlighter. So ang gamit kong highlighter, itong Maybelline Master Chrome. Ayan. So ang shade na gamit ko dito is Molten Rose Gold. So usually, yan lang namin ginagamit. Kasi parang pangkalahatan na rin siya. Pangkalahatan na rin siya. Pwede rin siya sa morena. Pwede rin siya sa mestiza. And then, kagandahan kasi nito, para siyang basa lang. Hindi siya katulad ng ibang highlighter na buo-buo. So, try natin. Magsaswatch tayo. So, ayan siya. Kita ba? Parang nakita. Ayan. So, diba parang basa lang siya. Ayan. Kaya nagustuhan ko rin to kasi parang natural lang siya. Natural glow. Lalo na kapag na-blend mo ng... And the last, guys, ito na, hindi pa pala last. So, ito lang yung pinaka-favorite ko sa lahat ng ginagamit ko, lipstick. So, una yung nalagay mo, lip liner, ayan, para mas masundan mo yung lips mo, gumamit ka ng lip liner. And then, naakap out din siya ng lips kapag may lip liner. So, ang ginagawa ko, ito muna yung lalagay ko, bullet. Ito, from MAC. So, favorite color ko ito eh. Ano ba yung shade nito? Itong Whirl. Whirl, matte Whirl. Ang code niya is BA5. So, ayan. Nakita ba? So, ayan. Ito yung color niya. Maganda kasi siya. Parang nude lang siya. And then, gagamitan ko siya after nito, para mas matagal yung lipstick, ginagamitan ko siya ng lip gloss.
Ito, from ColourPop, ay ColourPop, ColourPop Sunday. So, ang code niya is 17G4. Thank you sa best ko, kay Carla. So, galing sa kanya to, from California. Thank you, best. Sana meron pa sa susunod. Charles! After ko maglagay ng lipstick, naglalagay ako ng lip gloss. Ayan. Ito, from Inglot. Ayan ang gamit ko. Ang kagandahan nito, dalawa na siya. So, ito ginagamit ko. Hindi ko alam kung para saan kung isa. Para sa natural lang siguro yung walang lipstick, maglalagay ka lang. Para mas makintab siya, para kumain ka ng lechon. Pero maganda yung best. Pagdating sa sa pictorial, maganda kapag may lip gloss yung lipstick mo. And the last, setting spray. So, babalik tayo kay MAC Prep and Prime. So, ito na rin yung ginagamit kong setting spray. Ayan. So, kasi pwede naman siyang pang-primer, pwede rin siyang moisturizer, pwede rin siyang setting spray. And then, yung iba kasi ginagamit to pag yung mga eyeshadow na hindi pigmented. Pigmented. Ewan ko basta yun. Hindi pigment. So, para sa mga eyeshadow na hindi pigment, eto lang, ispray muna nila yung brush bago kumuha ng product. And then, mas pigment na siya kapag na-sprayhan na ng nitong MAC Prep and Prime. And that's all! Kung may nakalimutan man ako, guys, pa-comment na lang. Comment down below kung may nakalimutan ako para isingit ko or i-edit ko lang sa video na to. And then, pahag na rin, guys, please subscribe to my channel para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. Thank you so much! Bye-bye!